Exodo Kabanatang 37. At kahoy na akasya ang ginawang kaban ni Bezalel na may 2 sikot kalahati ang haba ni Aon at may 1 sikot kalahati ang luwang ni Aon at may 1 sikot kalahati ang taas ni Aon at kanyang binalot ng taganas na ginto sa loob at sa labas at iginawa ng 1 kornisang ginto sa palibot at ipinagbubunya ng 4 na argolyang ginto sa 4 na sulok ni Aon sa makatuwid bagay 2 argolya sa 1 tagiliran at siya'y gumawa ng 1 pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto at isinuot ang 1 pingga sa 1 argolya sa 1 tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban at gumawa siya ng 1 luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 siko at kalahati ang haba at may 1 sikot kalahati ang luwang at siya ay gumawa ng 2 kirubing ginto na niyari niya sa pamukpok sa 2 dulo ng luklukan ng awa 1 kirubin sa 1 dulo at 1 kirubin sa kabilang dulo nakaputol ng luklukan ng awa ginawa niya ang 1 kirubin sa 2 dulo at ibinubuka ng 1 kirubin ang 1 pakpak na paitaas na naliliman ng kanilang 1 pakpak ang luklukan ng awa na nagkakaharap ang kanilang 1 mukha sa dakong luklukan ng awa nakaharap ang 1 mukha ng 1 kirubin at ginawa rin niya ang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba ni Aon at 1 siko ang luwang ni Aon at 1 sikot kalahati ang taas ni Aon at binalot niya ng taganas na ginto at iginawa niya ng 1 kornisang ginto sa palibot. At iginawa niya ng 1 gilid na may 1 kamay ang luwang sa palibot. At iginawa ng 1 ginintong kornesa ang gilid sa palibot. At ipinagbubo ng 4 na argolyang ginto. At inilagay ang 1 argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa ni Aon. Malapit sa gilid ang 1 argolya na daraanan ng 1 pingga upang mabuhat ang dulang. At ginawa niya ang 1 pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto upang mabuhat ang dulang. At ginawa niyang taganas na ginto ang 1 kasangkapang nasa ibabaw ng dulang. Ang 1 pinggan ni Aon at ang 1 kutsara ni Aon at ang 1 tasa ni Aon at ang 1 kopa ni Aon na pinagbubuhusan. At kanyang ginawa ang kandelero na taganas na ginto. Niyari niya sa pamukpok ang kandelero, ang tungtungan ni Aon at ang haligi ni Aon at ang 1 kopa ni Aon. Ang 1 globito ni Aon at ang 1 bulaklak ay kaputol ni Aon. At may 6 na sangang lumalabas sa 2 tagiliran ni Aon. 3 sanga na kandelero ay sa 1 tagiliran at 3 sanga na kandelero ay sa kabilang tagiliran. 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa 1 sanga, 1 globito at 1 bulaklak at 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, 1 globito at 1 bulaklak, gayon sa 6 na sangang lumalabas sa kandelero. At sa kandelero'y may 4 na kopang anyong bulaklak ng almendro, 10 na globito ni Aon at 9 bulaklak ni Aon, at may 1 globito
sa ilalim ng dalawa sa mga sanga na kaputol ni Aon at isang globeto sa ilalim ng kabilang dalawa sa mga sanga na kaputol ni Aon at isang globeto sa ilalim ng dalawang sanga na kaputol ni Aon sapagkat ang anim na sanga ay lumalabas doon. Ang mga globeto at ang mga sanga ay kaputol ng kandelero. Ang kabuhay isa lamang putol na yari sa pamukpok, taganas na ginto. At kanyang ginawa ang mga ilawan ni Aong pito at ang mga pang-ipit ni Aon at ang mga pinggan ni Aon na taganas na ginto. Na isang talento na taganas na ginto ginawa niya at ang lahat ng mga kasangkapan ni Aon. At kanyang ginawa ang dambanang suuban na kahoy na akasya. Isang siko ang haba ni Aon at isang siko ang luwang ni Aon. Parisukat at dalawang siko ang taas ni Aon. Ang mga anyong sungay ni Aon ay kaputol din. At kanyang binalot ng taganas na ginto ang ibabaw ni Aon at ang mga tagiliran ni Aon sa palibot at ang mga anyong sungay ni Aon at kanyang ginawa ng isang kornesang ginto sa palibot at iginawa niya ng dalawang gintong argolya sa ilalim ng kornisa sa dakong itaas ng dalawang panig sa ibabaw ng dalawang panig na pagsusuutan ng mga pingga upang mabuhat at kanyang ginawa ang mga pingga na kahoy na akasya at mga binalot na ginto at kanyang ginawa ang banal na langis na pangpahid at ang taganas na kamangyan na mainam na pabango ayon sa katha na manggagawa ng pabango.